So, ang reason, ba't ko kayo kinausa? So, na-stress lang din ako. Walang lalaki dito sa bahay, so ako yung gumawa. Hi guys! Ayan. So, nakita nyo nakamas naman si Mama Lynn ngayon. So, welcome to my channel. Welcome back. So, bakit ako nakamas? Kasi, ako may ubot sipon. Pero wala akong coronavirus, okay? Wala akong coronavirus. Ganito lang talaga pagka month ng January, February. Dahil sobrang lamig. Sabi ko nga sa inyo, mahina ako sa lamig. Kasi nung time na, nung isang gabi, hindi ko na malayan na ni-steady yata ni Ate Rian yung electric fan. Eh, ang lamig na ng panahon, di ba? So, ni-steady niya at nagising ako dahil nananakit na yung lalamunan ko. My God, nakita ko naka-steady yung electric fan kaya pinatay ko dahil sobrang lamig na. And then, yun, kinabukasan is, eto na. May sipon, ubo na ako, masakit na yung lalamunan ko. So, yun. Kaya yan, wala coronavirus. Hindi rin ako naglalabas ng bahay kasi nga, di ba, yung news na coronavirus is nakapasok na nga daw dito sa Pilipinas and ayoko namang isipin ng ibang tao na ako'y may virus. So, hindi naman natin sila masisisi na mag-isip sila ng ganun dahil alam naman natin na nakakatakot yung virus na yun and hindi naman nila ako kilala kung saan ako nanggaling, di ba, kaya okay lang na alam ko, expected ko mag-isip sila ng ganun. Kaya para hindi na mangyari yun, na pag-isipan ako na masama, hindi na muna ako lalabas hanggat hindi pa ako okay. Okay? So, nakamasa ko dahil ayoko mahawa si Ate Rian at si Chelsea ng akin sipon. Maliban na lang ko sila yung nauna, tas ako nahahawa. Pero kung ako nauna, yan, nagmamas ako. Pero ginagamit ko talaga is yung panyo, tinatali ko lang dyan. Pero since in demand ang mask at marami akong biniling mask, ayan, gamitin ko na siya dito sa bahay. So, ano bang reason bakit ako ko kayo kinakausap ngayon? Kasi nga, gusto ko lang kayo i-update, no? Kasi mga, ang tagal ko nang hindi nakakapag-upload ulit ng videos. Ang last ko is yung grocery haul, di ba? So, quick grocery haul lang yun. Mabilisan lang. Kasi nga, netong January is parang na-stress ako. Sobra. As in, na-stress ako, nawalan ako ng gana. Nakaramdam ako ng tinatamad ako mag-vlog. Dahil nga sa, alam nyo yun, ang dami mga news na hindi maganda. Una na lang yung pagputok ng Bulkan Taal. So, during that time na pumutok yung Bulkan Taal, January 12, 2020, is nagpifilm ako nung aking V8 sound card na wala akong kaalam-alam na pumutok na pala yung Bulkan Taal. So, yun. And after noon, pero nung ano yung bago pa pumutok yung Bulkan Taal is okay na eh, naka-ready na yung aking mga video na gagawin, nakalista na sa notebook, yun na sinisimulan ko na sa V8 sound card na review. Pero since nangyari yung pagputok na yon, parang nawalan ako ng gana kasi nga naging busy na. The next day is grabe yung ash fall, grabe yung aking dinakot sa labas dahil wala nang malalaki dito, ako lang, so akong gagawa. So naka isa't kalahating ano ko sa ako noon ng paglilinis ng ash fall. Eh hindi na rin ako nag-update sa inyo or nag-vlog sa nangyari nung time na yon dahil alam niyo naman balita na rin naman sa TV na affected tong Laguna at nakikita naman din sa TV ano yung mga nangyayari, kaya same lang naman din. So and instead of magbo-vlog ako, gawin ko is linisin ko na lang yung dapat linisin. So, nagpalinis din ako ng bubong namin dahil, alam nyo yun, pagka umulan kasi at hindi yun nalinis, titigas, masisira yung bubong or pwedeng mabara doon sa alulod, di ba? So, magiging problema pa. Eh, ang hirap pa man din pag nagkaroon ng problema. Ang hirap pa man din pagka nagkaroon ng problema dito sa bahay ng ako lang. So, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng mag-aayos. And, ano pa ba? Ayun. Sumunod yung coronavirus na nasa China. Nasa China pa lang that time naman na naibalita yun. Wala pa dito sa Pilipinas. No? So, pero grabe yung nangyari. Grabe yung nangyayari sa China. Nakakaawa yung mga nandoon. Dahil super dami na infected. Diba?
So, may mga namamatay na, ganyan. So, nakaka-stress, nakakatakot. And ito pa ang malala. Isa pa sa malala, yung pagpanaw ni Kobe Bryant, di ba? Aminin nyo, nasyak kayo, di ba? Kahit ako, super na-apektuhan ako. Aminado ako, na-apektuhan din ako sa pagkamatay niya. Parang, alam niyo, si Kobe Bryant kasi is part ng generation namin. Pero hindi ako avid fan ng NBA, hindi ako maka NBA, pero nung time na umentra si Kobe Bryant sa larangan ng basketball is ano ko, maka PBA fan ako, Barangay Ginebra, solid. So yun. Grabe ako, nabiliw ako sa basketball noon sa Barangay Ginebra. So yun, kaya kahit hindi kayo avid fan ng NBA, is makikilala nyo si Kobe Bryant dahil pagpasok pa lang niya sa larangan ng basketball, no? Gumawa na siya ng ingay, yung mga, alam niyo yon na style niya sa pagbabasketball, paano, dyan. So, kahit hindi kayo nanonood, pag sinabing Kobe Bryant, makikilala niyo siya. So, yon. And talaga naman yung pagkawala niya is, ano, nabigla ang buong mundo, as in. Tapos, ang dami nating na-realize na pwedeng, alam nyo, na-realize sa buhay, mga pwedeng mangyari na nakakatakot, na hindi natin talaga masasabi ang panahon, di ba? Hindi natin masasabi ang pwedeng mangyari. Kaya, ang daming pumasok sa ating isip. And ako nga, during nung narinig ko yung balitang yon, ang daming pumasok sa isip ko, and na-imagine ko rin yung moment nila mag-ama dun sa helicopter. Kaya, nakakatakot, nakakasad, nakakalungkot na lahat na mixed emotion, di ba? So yun, nakaka-stress, di ba? Nakaka-stress yung mga balita na pumasok agad dito sa atin, 2020, January pa lang, ang dami na nangyari. And eto naman nga, kailan lang, February 1 ba, yung nabalita may pakapasok na nga ng coronavirus dito sa Pilipinas. Ayan, dyan na nawindang yung mga tao at yung mas na naman, nagkakaubusan na naman dito sa drugstore malapit sa amin. Nagpanik na sila. Even yung mga hand sanitizer, naghahanap na sila. And buti na lang ako may alcohol dyan. Nagkakaubusan doon sila ng alcohol. Ewan ko ba, parang napraning, alam niyo naman ang Pinoy, di ba? Pag ganyan. So, masyado nagpapanik. Pero, ang ano lang naman kasi, syempre, kahit naman ako, no, natakot ako nung nababalitaan ko coronavirus is ganun pa nakatindi. Pero sabi naman nila, hindi naman tayo basta-basta mahawaan kung hindi naman tayo nakisalamuha sa taong infected, di ba? Pero syempre, dahil malamig ang panahon ngayon, syempre virus yan kung may nakapasok na dito at hindi natin alam kung ilan talaga yung nakapasok na infected siya nung coronavirus, di ba? So, mahirap na. And kaya nga ako hindi nalabas eh. Kasi eto, may sipon ako, may ubo ako. Although wala akong coronavirus, pero ayokong isipin nila na mayroon ganun ako, di ba? And syempre, mahirap na rin makahawa ng ubo at sipon, no? At mahirap 'yun. Ayan, inuubo na ako sa pagsasalita. So 'yun, kaya yan ang reason kung bakit ako makapag-vlog. Bukod dyan sa aking nararamdaman na yan, ubot sipon na yan. Yun nga, na-stress ako ng sobra. Gusto ko kasi makapag-vlog na nasa kondisyon ako, na wala akong, alam nyo, yung ready yung katawan ko, isip ko, para at least yung sinasabi ko sa videos is, may intindihan nyo, na-enjoy ko. Eh kung napipilitan lang ko, ayoko. Kaya hindi ako naharap sa inyo nang wala ako sa kondisyon. Ganun. So, ayan, kasi may nagtatanong din sa akin bakit daw hindi ako masyado nagba-vlog ngayon. Wala, konti lang yung na-upload ko, dalawa, V8 sound card and yung aking grocery haul. Yun lang, hindi pa nasusundan, di ba? Eto yung kasunod. So, magpapagaling lang muna si Mama Lynn after nitong butsipon ko. And actually, meron akong, ang tawag dito, song cover na naka-prepare. Na tatlo yon, pero hindi ko siya magawa o hindi ko talaga ma-cover dahil nga hindi ako pwedeng kumanta ng ganito yung condition ko na dito lumalabas yung aking ano, so, nangungungo ako, so hindi naman pwedeng ganun. So ayun, so parang relax, pang relax lang kaya ako may song cover. And yun yung reason ba't ako bumili ng sound V8 sound card, kasi nga diba yung condenser ko is pang ano yun,
pang song cover talaga yon. So ang ginagamit kong mic is lapel sa pagvlog, pero sa song cover and sa ibang pwede kong paggamitan nun, yun yung ano, yung aking tawag dito, condenser mic. So kailangan ko ng V8 para mas ano siya, lumakas. Ayun, song cover talaga, pang song cover. So ano si Mami Lin eh, pilingera. Pilingera. Hindi, syempre, samahan na rin natin ng mga ganyan sa ating channel. So, since ano naman, ang aking channel is hindi naman siya yung kagaya ng iba na focus sa isang content. Like, kung mukbang channel, is mukbang lahat yan. Kung product review or mga mobile, mga gadget, o may mga ganun, diba? Mga channel na, kung ano yung channel, kung ano yung pinapakita nila, yun lang yung makikita nyo sa buong channel nila. Like yung meron dyan na kung song cover lahat. So ako kasi, kaya yun ang aking channel, Rizzy, kasi nga, marami akong gustong i-share sa inyo. So hindi talaga siya yung focus sa, hindi talaga ako focus sa isang content lang. So yun. And ano pa ba? Yun nga, nagtatanong sa akin, no? So sorry, pasensya na kung matagal na sundan yung aking vlog at may mga naghahanap na. And eto, pag okay na si Mama Lin, babalik ako ng masigla, ng walang ganitong ubo sipon. And sana sa pagbalik ko, oh, parang ang tagal na wala. Hindi, sana sa pag-ano ko, no, kahit ako kasi, nag-worry ako sa channel ko na sabi ko, naku po, hindi na ako nakakapag-upload ng video. Kailangan is, ma-update ko man lang kayo sa nangyayari sa akin. Ayan, so ang tagal ko bago masundan. Gusto ko kasi every week, diba, sabi ko sa inyo nakapag-upload ako, pero hindi lang, ano, tagal na, diba, ilang... Mag-iisang linggo na ba bago yung last kong upload? So, isang linggo na. So, yon. And, ayun lang. Papaalam na ako sa inyo. At ganyan. And naligo na rin ako para medyo magaan yung pakiramdam ko. Ayan, o. Oh, nalapit sa akin sa Chelsea. Sumabay pa yung pagligo sa akin. Ayan, o. Oh. O. Oh. Kaya ka kailangan ko magmas. Kasi, gawa nito. Dikit nang dikit sa akin. Eh, mahirap na. Gusto pa nga niyang humalik. Eh, hindi pwede. Sabi ko, may sick pa si mama. Kaya, minsan sabi niya, ilalove niya daw ako para mawala yung ubo sipong ko kasi may sick daw ako. Sabi ko, wag na, magaling na ako. Kung magaling daw ako, tanggalin ko na daw itong mas. Ganyan. Kaya ako may mas eh, dikit ng dikit. Minsan nahalik yung bigla. Ay, naku po, ang hirap. Magkasakit ang bata. Okay na magkasakit ang matanda. Wag lang ang bata, 'di ba? Dahil tayo parang pag sila nagkasakit is parang tayo na rin ang nagkakasakit. Ganyan, ayan ang ingay na ni Chelsea. Umiingay na rin kanila. So 'yun lang guys, papaalam na ako sa inyo at medyo nahirapan na rin ako magsalita. So 'yun guys, and see you on my next vlog. Dito ko na end ang aking video. So bye-bye. Bye-bye ka na sa kanila. Bye-bye ka na. Naglalaro ng Tom. Ano? Talking Tom. So, dyan na kayo guys. Bye-bye.